So, pay to win ba talaga ang Taris Land? May tanong po ako. Pay to win ba ito? So ayan ang tanong. Ito ba ay World of Warcraft na MMORPG? Why the f*** would you play some Chinese knockoff of WoW? So hindi po yan. So ayan na nga. Welcome back sa ating channel. Muli tayong nagbabalik. So ayan. At ayun na nga. So ayan na nga mga Lodi, ito nga pala yung nilaro namin na Taris Land na MMORPG. 10 gig lang naman ang size niya. And ito naman ang system requirements nila. Cross-platform po ito mga Lodi. Ay pucha! So ayan, kamusta mga Lodi? Ha, kamusta ka na? Aba, ang daming servers, partida kulay green pa yan. So ang gameplay na ipapakita natin ay combination ng last beta test at today na gameplay, tsaka halos parehas lang naman din sila. Medyo malayo-layo rin kasi ang nalaro ni So Ayan noong last beta. So Ayan, ito yung Wige classes na Pag P Billion. So Ayan, Yunnan class. Itong Barbarian at Nanjan yung roles nila. At saka yung dalawang skills or jobs, nang every each class. So Ayan naman yung Paladin. So ayan naman yung Shadow Swordsman. Ay pucha. Fixed gender nga pala itong Taris Land. Ang sakit. Ayan naman yung Phantom Priest. Eto naman yung Warrior. Parang si Garen ng League of Legends. Demacia! At ayan, at ito naman ang Mage. Eh di wow. At babae naman ang Priest nila dito. Yung Ranger or Archer nila ay babae. Tapos ayan, first time ko ito makita. Itong Bard. So, ayan, choose Phantom Priest. At ayun, there are customizable features for the character's appearance. First, the height. Second, the bigat. Third, the laki ng ulo. Ayan, at madami pang iba na pwedeng ma-customized sa ulo ng character. Kung ganun, pumasok na tayo sa loob ng Taris Land. So ayan. So ayan, nandito na tayo sa loob. So ayan, nakikipaglaban si Dogs laban sa isang dragon. So ang gameplay na iyan ay story lang at AI lang yung kanyan mga kaparty. Hindi pa tunay na mga tao at ayun na nga. Wow! Ayos! The graphics looks cool. You can ikot-ikot. And then you can zoom out. Zoom in ng malupit. So legit na isa itong 3D na MMORPG. Yes? Teka, medyo maganda yata ng konti yung graphics neto ah. Dahil itong Taris Land ay nilikha gamit ang Unreal Engine, mommy. Ay ganun ba? Yes? So ayan, aba, nice one ang hayop. At pwede magpatalon-talon ang putang ina. Ayun, and there you go. At ayan na nga, now you will see the real players. So ayan, nasa open world na tayo. Ayun, at simula na ng bakbakan. Ay, ayon. At sa umpisa ay mano-mano muna ang paglalakad at pagtakbo-takbo. Pero later ay magkakaroon na ito ng autopath. So ayan nga, so ito yung user interface niya. Tapos ito yung kanyang graphics settings, so isasagad natin itong lahat mula sa pinakamataas na antas ng graphics. So ayun na nga, at ito ang itsura niya pag nakasagad ang graphics settings. Oh, di ba ang ganda? Aba, akalain mo yun, pwede rin pala tayong lumangoy-langoy dito ah. So ayan, at ganito naman kaganda, pag sa desktop ka maglalaro ng Taris Land.
So pwede ka din mangisda sa tabi ng dagat. Or kahit saan. Siguro basta may tubig ang putang inang yan. Maayos din ang graphics. Pwede na pagtiyagaan. Nitong huling beta test nga pala, nakaramdam ako ng matinding pagkaingit sa putang inang player na ito. Puchay, harapan ba namang magyabang sa harap ko na may maganda siyang sinasakyan. Hayop, sobrang angas ng hayop, ang sabi pa sa akin. Ay gumastos daw siya dito. Malaki. Kaya nakakuha siya nito. So ipinapamukha pa sa akin na wala akong pera. Yes. May tanong po ako. Pay to win ba ito? Oh, may battle pass. Bakit may ganyan? Ang inang. Pero ayon sa aking pakiramdam at pagsasaliksik at pati na rin sa mga chismis na akong nasagap, hindi naman nakaka-pay to win kung gagastos ka sa battle pass nila dito. Pampagana lang daw ito. Pag pinindot mo sa kapwa, ito ang lalabas. So ang trade niya ay nasa auction. Wala siyang trade ng player to player. So pay to win ba talaga ang Tarisland? Yes. Sa costumes o skins and gacha ay hindi naman daw siya pay to win. Pero paggagastos ka ng pera sa crystals ay ayon, ay lamang ka at lalakas ka sa PVA. Punta ka lang sa trade center. Gastusin mo ng maayos ang iyong piniling crystals, ibenta mo. At ipangbili mo ng mas malakas na mga kagamitan. At iyon ang iyong ikakalamang sa mga free-to-play na mga players. Tulad namin, pero sa PvP naman ay sa aming naranasan ay fair naman siya at hindi ito pay to win. Wala kaming naranasan o naramdaman na pangdudugas o pang gagago sa mga mahihirap. At talagang fair stats talaga siya. Pero ewan ko lang sa iba pang mga PvP kung may pay to win ba o pang-aapi sa mga mahihirap. Pero sa mga nasubukan naman namin na arena ay mga fair stats naman lahat. So para sa amin, fair lang yung PvP dito. Pero ewan ko sa iba ha? Pero okay na din yon. At least may pag-asa pa tayong lumigaya ng mga free-to-play players. So ayan ang tanong, ito ba ay World of Warcraft na MMORPG? Why the f*** would you play some Chinese knockoff of WoW? So hindi po yan World of Warcraft na MMORPG, mga Lodi. Baka po may magtanong ulit. So each class may dalawang skill job, tulad sa akin may damage at saka heal. Gusto ko yung PvP kasi fair siya. At wala ako nararamdaman na pangdudugas. Tsaka may voice chat. Malay mo baka dito mo na matagpuan ang the only one mo. Focus ka muna sa main kahit later na yung side quest. No auto attack, mga Lodi, sa PvE man or sa PvP. Mayroon lang siya auto pathing yun lang. And so, ayan na nga mga Lodi cakes. Para sa mga gusto na lang makakita ng mga gameplay, ay ipapakita na lang natin ang naging mga boss at party gameplays. So maraming salamat po sa panonood at pagsuporta sa channel, mga idol. See you again sa ating mga next videos. Muwah muwah. Hehehehe. Light!
lightning will turn you into ashes.